together daw. Hindi na nga sila together. Oh, no! Guys, welcome back to our channel. So guys, tong video na to ay isa na namang reaction video. Yes, pero iba tayo ngayon kasi buong movie po yung re-react na natin. Napakasikat ng movie na to ngayon. Dami kong nakikita ang magandang reviews. Yes, trending siya sa lahat ng social media. No? Yes. Ang dami kong nakikita sa timeline na nanonood dito and lahat sila umiiyak. So, expected ko na, na-anticipate ko na naiiyak din tayo. Curious din kami kasi nga, trending siya online. So, nag-ready na kami guys. Yay! So, lalo na siya, alam ko iiyak siya rito. Pero tingin ko ako din. Well, alam naman na nilang lahat yan kung gano'ng kababaw ang luha ko na kahit sobrang simple lang ng story, naiiyak ako. Teka lang, ready ko na yung puso ko. Okay, so ready na kami guys. Let's start. Bago pa lang reaction namin, please do like this video kung nagustuhan nyo. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel namin and click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin videos. Especially kapag may reaction videos kami. Kasi mahilig kami mag-react. And kung interested kayo sa mga reaction videos namin, meron kami playlist. So you can check that out guys. Yes. So let's start! Viva Films pala. Yes. Hindi mo sinabi yung title ng video. Ay, okay lang. Sorry guys, hindi pala namin nasabi. So, yung movie na to, title niya is True Night and Day. Na so, pinagbibidahan ni Paolo Cortez and Alessandra De Rossi. First movie reaction natin to. No? Ayan na, may picture na sila together. Buti may mga nakuhang ganong pictures nila dati. No? Parang yung musical score nung una, ano eh. Parang very light, very... Ano tayo ito? Masaya. Nabali ba ano ngayon? Kasan nila? Ah, diba? Lumang-lumay mga pictures. Oo nga eh, paano nakuha? Baka dati siguro meron na sila. Ay, ang ganda nung ano. Parang van. Pinapanood niya yung mga videos. Teka, nakapukul na. Natatayin niya pala yun. Ang kalit. Ah, diba? Ang cute nga. O, parang mini ano, bus. Tapos... Bakit parang? Ano? Tambayan niya lang yun. Okay. Pero parang yung salaw, parang ang laki. Ano yan? Magpo-propose mo. Tama. Kung chaba niya. Dali. Siyempre. Hindi mo pala siya bar na bar na lang. Parang acoustic bar. Asa na ba sila? Naiinip na. Uy! So, makang ganun nga nangyayari. Ayun na. Galingan na sabi niya. Galingan na. Yun na. May pagkanta. Kumakanta ba talaga si Paolo? Hindi ko alam. Live na lang yung boses mo. Oo nga eh. Obvious na siya talagang kumakanta. Oo, naiiyak siya. Naiiyak na ako. Umpisa pa lang. Guys, expected ko na yan. Ako rin naiiyak ako eh. Pero, kala ko kalbun na siya. Kalbun mo talaga? Hindi, si Alessandra. Spoiler ka? Ano yung mga nangyayari? Hindi ko nakikigets. Hindi, mga dati nila. Mga memories. Ano yung part na ng Pasko? Magaling daw niya si Paolo eh. Babe din tawagan nila. Yes. Akala ko, pinitigilan niya. Eh, madam, mapangit na yung buko niya. Bakit ipa-focus ba yung... Hindi, kasi syempre pagka ganyan. Pero ganun pa rin lang, nagpapakita na. Ang pata ko na sa middle finger. New York? New York sila. Ano yun, may iwan niya ba yung tatay niya? For myself? Diba? Masama ba yun? Ang mahal mo ako. Kaya ikaw rin may ganyan kung gusto lang. I will support you. Oh, gano'n naman kasi. True love yun. Yes, totoo. Hindi lahat ng lalaki mga kaya yan ah. Malamig doon. Narayuma ako. Saan ko na mapalabas sa Inglisan? I'm home. Ay! Ayun. Parang ano. Kaya pala sabi niya. Ay, Baguio nga yata. Oo, di ba? Sabi niya. Ang hina ba? Wala akong masakit. Di ba ganyan din tayo? Sorry makalamig. Switzerland, please. Doon naman tayo sa Switzerland, magpipinang. Kaya hinatid si Paolo. Bastos! May mga ganun sila natin. Ayan o, kaya niya sa labas nilagay. Para mas makapture niya. Di ba kapag GoPro talaga, wide siya. Dahil talaga, pag nagbiyahe tayo. Kasi, itong soap natin. Talagang tinur nila tayo sa ano yun. Ay no, may red na. So, hello pa yun. Lamig dito sa kwarto, guys. Kaya ka lang ako ganyan.
Babe! Malabig. Oh, malabig. Iceland eh. Mag-alang pa kayo pa. Ang niya eh. Natutaw kaya? Ganda. Hindi, ano ba nga ba na? Gising yun na siya. Dapat inanong mo, niyugyog mo ng niyugyog. Ano, pwede pala yung ganyan dyan nung kayo sa ano. Siyempre lang, simple nga. Ganyan gawin natin. Dapat mag-aaral ka mo na mag-drive. Oo, oh, ganda. Mas maganda sa Switzerland talaga. Parang Pinas lang yun, malaking bukid. Paano kaya yung buwag sila nagpapagas? Kasi naman eh, yung mga pa-pride-pride na ganyan eh. Kaya to sila na-accidente na lang. Sumama. Yeah, nawala na! Oo, oh, ganun nga daw yun. 108,000 pesos. Oh my God! Ganun kasi talaga. Ay, parang na-doubt na siya. Parang naman ngayon sila nagkasama. Ay, sabi nga doon naman, yan ang pre-nup sila dyan, di ba? Parang nga naman nangyari ganun. Dapat may photographer. Parang ano na siya, irritable. Malayan ako. Wala. Kasi nga, parang ano, inaaral na sa US. Hindi, na parang lahat ng bagay siya yung nasusunod, yung babae. Parang naiirita na siya. Di ba ang passport dapat nasa loob lang ng bag? Kasi nagmamadali sila eh, 45 minutes lang. Eh bakit ganun? Eh, di ba dapat nga, ano, 1 hour to 3 hours before eh. Hindi mo na siya. Sa ano na yan? Sa Pilipinas na yan? Ewan, parang hindi. Pinas- Ayaw, kasi naka-coat pa din sila eh. Ay, hindi, magbabas na pa. Ay, hindi, nag-apply na sila. Saya ka ba? Ah, naiwan sila. Naiwan, Targis. Ikaw, saya ka ba? Ba't biglang hindi ka na masaya? Ano ba? Hindi. Ano nangyari yun? 13 years silang magkasama, tapos in just a snap, nagbago siya. Correct. Down yung feeling niya, feelings niya. Tapos bigla nagsasalita siya ng ganyan. Emotional. Oo, emotional sila eh. Kasi naiwan ng ilang plano. Kasi naiwan sa akin eh. Baka time na sabihin mo na. Ano ba? Sa Iceland pa sila nag-break. Kaya ano ba? Yeah. Pag mataas nga emotion mo, mag-de-decision. It's a prank! Char. Pinaprank ka lang pala, Jen? Ayan yung sa unang shot, di ba? Ah, 3 years later. Fiancé pa din, so hindi mo sila kinakasal. Ay, iba na! Nanakot na ako to! Ah, ganon. So, naghiwalay talaga sila lang. Yan din sinabi mo eh. Ay, ayan na lang. Pahay na siya. Oh. Napakal mo ba? Ah, napakal mo. Hindi yan na. Sa likod. O baka hindi alam niya, no? Hindi nga alam. Ano yun? Ba't hindi alam? Kaya nga. Bakit tayo sila? Or umalis siya dyan. At ba yan, naiiyak na ka? Oo nga, no? Bakit kaya? Hindi mo ba sila nagkapit-bahay? Tatlong taon? Kaya nga. Baka nag-iba ng bahay. Ano na po? Naumpisa na? Naoperahan siguro siya. No? Kasi may ganun. Oo nga. Ano sila ba po? Ani, nagpakan ba talaga siya? Sa totoong buhay? Hindi na lang hairstyle mo. Kaisa mo ito si Paolo eh. Ay, si Jimmy. Si Masro. Grabe naman, 3 years na yun. Bakit niya? Ano pa sila? Hindi, si Paolo mismo. Parang iyak siya. Nag-guilty, ganun. Baka. Hindi, baka ngayon niya nang ulit nakita si ano siya. Ibig sabihin, magaling natanggal na eh. Bakit ba? Baka balik nga lang talaga niya. Nag-New York siguro siya. Hindi mo pala kayang tanggapin eh. Sorry, Ben. Three. Dapat nga nag-ano lang siya. Nag-worry siya that time. Na bakit paano na iba yung ano niya. Dapat hindi mo ako tinawagan. Tsaka sumasakit lagi ulit. Hindi ko alam na may sakit ka. O dahil lang sa sakit, mag-stay ka. Pero kain na kami. Baka maiyak kami eh pag wala nang ginagawang iba. Parang guilty-guilty siya. Ano nga, iniwala niya nung time na. Napakabait naman ang joke. Naku, Joanne, nagkakaroon ng second chances eh.
Bang? Ay, parang may gusto. Pero kasal na ba siya? Lalaki. Hindi pa lang. Orange ba yung lemon? She won't survive another operation. Oh my God. So ano yun? Stress? Talaga mahirap kapag ka na-operahan sa utak. Kasi yun medyo sensitive na nabuksan na kasi. Iwan mo talaga ako dito sa island. Traumatized pa rin. Hindi ka dahil doon. Pwede. Nag-trigger lalo. Kasi ka naman, pangarap niya yung island tapos biglang ganun. Tapos yung memory niya tuloy sa Iceland. Hindi maganda, no? Pwede naman ako magta. Tagasal. Kainis. Parang di ko na kumanta po. Ay, sa mga tong movie na to eh. Makanta lang yun. Bakit nakatulog lang yan? Ano ba yun? May tanning na ba siya? As in, malala na siya. Di ba hindi na nga daw kaya ng another surgery? Pero bakit nga hindi successful? Masaya ako. Wala ako pamagat niyan. I'll be here. Sunset. Magang-maga po yung mata niya at ang mukha niya. Tsura ko niya. Nakakadagdag kasi yung sounds eh. No? Bakit gano'n ikaw, hindi ka umiyak? Umiyak ako ng konti, hindi ko alam. Oo, niiyak pa rin. Hanggang ngayon eh. Hindi ko alam, pero malungkot yung story. Malungkot yung movie. Naiyak din ako konti. Hindi ko alam. Siguro dahil late na, parang... Oo, gay, late na, tapos pinaiyak mo ako ng ganito. Naiiyak pa din ako. Hindi ba yan? Grabe, sobrang marundapin kasi talaga ako. Tsaka, pagka nasimula kasi ako umiyak, tagal ko. Matagal siya mag-stop. Mag-stop talaga yung mata ko. Yung may yung watery falls. Yung tear ducts ko wagas eh. So yun, since ako naman yung medyo kalmado pa, so ako magbibigay ng review dun sa movie. For me, okay siya. Okay. I mean, hindi siya ganun kaganda na super. Kasi parang madami akong questions all throughout dun sa story eh. Na parang, hindi kaganda? Maganda naman. Oo, hindi. Parang nga sa akin eh. For okay, me, fine. So dun muna tayo sa dalawang bida. So, galing nila umarte. Thumbs up ako doon. Wala akong masasabi doon. Lalo na to si Paolo Contis. Siya yung nagpaiyak sa akin kanina. Ang bilis kasi niyang umiyak. Tapos yung mukha niya talagang ramdam na ramdam mo talaga yung ano, yung sakit. Yung emotions niya. Grabe. Marami lang ako mga questions doon sa nangyari sa story na parang unusual kasi sa akin yung part na
nasa ibang bansa sila, nag-tour sila. Tapos parang nagkaroon lang ng konting problem or meron lang siyang nakita na flaw dun sa taong mahal niya. Biglang parang nawala lahat ng love na parang dun sa story, pinakita ko gaano kamahal ni Paolo si Alessandra, diba? Tapos biglang yung dun in-snap, biglang yung sabi ko kanina, in-snap, biglang parang nagdalawang isip siya and biglang parang nawala yung love niya. So dun, yun yung medyo questionable for me dun sa story. Siguro kasi maybe dun sa 13 years nila together, never pa silang nag-travel na silang dalawa. Siguro yun yung first time na magkasama sila 24/7. Siguro. Kasi, di ba, laging naman nilang sinasabi na mas makikilala mo talaga yung partner mo. Yes. Pag nakasama mo siya 24/7. Kasi, as in, lahat talaga ng ugali na meron siya. Lalabas talaga lalabas yun. Lalabas at lalabas. No? Lalo na yung 2 weeks silang magkasama. Mm-hmm. Sobrang dami talagang lalabas mo. So, parang na-overwhelm siguro yung character ni Paolo doon na hindi niya in-expect na may ganong ugali siya. Si Alessandra. Personality. Tas, parang hindi rin naman ugali talaga ni Alessandra. Kasi nga, nung time pala na yun, may sakit na siya. So, lumabas yung mga ganon na babago-bago ng isip. Mm-hmm. Tapos, decision. Parang inconsiderate nga daw siya. So, hindi niya naisip. Parang ako, sa akin, 13 years tayo magkasama. So, kilalang-kilala na kita dapat noon, di ba? Kahit naman na siguro hindi talaga 24/7. Siguro may mga times na magkakasama tayo talaga ng matagal. Oo nga. So, makikilala kita dun kasi 13 years matagal yun. Mm-hmm. So, ako, kung ako nasa kalagayan ni Paolo that time, magtataka ako bakit may ganung pagkakaiba. Biglang nagbago. Oo, biglang nagbago yung ugali niya. Kilala kita ng ganito, tapos bigla kang all of a sudden, ganito ka na. Yung parang nag-ibang tao nga daw siya. Nga. So, diba? Parang ako, magtataka ako nun and mag-worry. Tapos yun nga, dun sa peak ng ganong issue nung partner niya, parang dun pa siya nawala bigla. Oh, parang yun nga, talagang iniwanan niya yung tao. Nakakapagtaka nga kasi parang yun nga, 13 years sila together. Mm-hmm. Tapos nang dahil lang sa simpleng pag-aaway, naghiwalay sila. Yun na nga. Tapos, okay, hiwalay na tayo dahil doon. Biglaan na parang hindi mo man lang kinonsider na pag-usapan kung ano yung nangyari. Mag-compromise, ganyan. Saka yun nga, yung kanina yung sinasabi ko dun sa scene na nasa ice na sila, tapos parang nakipaghiwalay na si Paolo. Parang sa akin, mataas yung emotions nila that time eh, kasi ang daming nga nangyaring problema na naiwan sunod. Ng airplane. So, parang, tas yun nga, hindi okay yung ano nila. Yung moods nila. Kasi nag-aaway na sila. Nag-aaway na sila before pa. Mm-hmm. So, tapos biglang magde-decide siya na baka kailangan muna natin iurong yung kasal. Yung parang nagde-decide siya agad na mataas yung emotions na, which is parang pwede kasing magkamali ng decision. Yun nga, di ba palagi sinasabi na don't ever make any decisions na taas ng emotion mo. Kasi galit, definitely magkakamali ka sa decision. Correct. May mga masasabi ka talaga na hindi mo minimin. So, yun pero lang. Pero, bakit ganun? Pagkabalik nila ng Pilipinas, talagang tuluyan na sila naghiwalay. O, sabi nga, parang hindi na talaga. Ikumalima na sila nun eh. Hindi. Yun nga, parang dun ako, yun yung medyo unusual sa akin na si Paolo, parang biglang hindi niya nalang mahal si Alessandra. Parang nasayang yung 13 years. Sobrang mahal na mahal siya for 13 years. Tapos, isang ganun lang, wala na. Tapos, isa pang medyo questionable sa akin is, iniwan ni Paolo si Alessandra, tapos 3 years yung dumaan, yung nagkaroon si Paolo ng ibang love interest. And then, nung nakita niya ulit si Alessandra, parang super love pa rin niya. Alam mo yung parang super in love pa rin siya, naiiyak siya nung makita niya yung sitwasyon ni Alessandra. Siguro, may guilt kasi siya, baby. O, pwedeng guilt, pero kung hindi mo na ganun kamahal yung tao, hindi na siguro ganun. Lugmok na lugmok siya dahil nalaman niya yung nangyari sa kanya. Nangyari kay Alessandra. Feeling ko may love pa rin talaga. Kasi 13 years yun, it's so impossible na bigla na lang talagang maglaho. Siguro may care pa rin siya kasi nga yung pinagsamahan nila ang tagal. Mm-hmm. Tapos, isama mo yung guilt na feel niya kasi nga iniwan niya yung tao. Iniwan na on that moment na may sakit na pala. Tapos, maybe nga, na may love pa rin siya talaga dun sa tao kasi nga, tagal nila eh. Yun nga. So,
Parang maraming factors. Maganda. Pero overall, maganda naman maganda yung story. May mga loopholes lang. Pero, pero not perfect. Pero okay lang. Overall, maganda siya. It doesn't matter. Okay and, naman yung execution nung ano. Saka yung movie. Yung story, maganda yung characters nila. And, well played naman. Mm-hmm. And ano, and nabigay naman nila yung gusto nilang ipahatid sa mga tao. Pinaiyak niya naman talaga. Maraming umiiyak. Hindi halata. Ay, di ba? Grabe. Oh. Kita niya naman po sa reactions namin na grabe yung iyak niya. Pero hindi ko in-expect na hindi ako masyadong iiyak. Oo, oh, alam ko rin. Iiyak ka ng bongga din. Ako din. Pero ako alam ko na talaga from the start pa lang na bonggang iyak na naman talaga to. Hindi ko rin in-expect. Akala ko, alam mo naman ako ngayon nowadays medyo ano na ako, nahawa na ako sa'yo na medyo nagiging iyakin na ako sa mga palabas. Pero, di ko alam bakit ganun. Eh, well, depende pa rin siguro. Oh, grabe. Sobrang sakit sa puso. Ayaw na ayaw ko talaga ng mga ganyang movie. Yung may namamatay. Oo, yung may sakit. Ganyan. As in, sobra. Pag yun na ang topic ng ano, wala na siya talaga. Alam ko na yung mangyayari. Ganto. Ganto yung mangyayari. Ayan. So, yeah, magaganda ko na lang yung edit. Anyways, ayun na. Baka, pag mag-travel tayo sa Switzerland, huwag mo ko i-break. So, yun na ang ating reaction for this film. So, kudos sa bubuo nito and lalo-lalo na sa dalawang bida. Napakagaling. Producers, director. Napakagaling nyo, pinaiyak nyo. Siya. Uy, umiyak ka din ako. Naiyak din naman ako. Pero ang ganda talaga. Maganda yung movie for me. Kung sa'yo, medyo ano pa. Nagandahan naman ako dun sa movie. Ayun, basta maganda siya. Salamat po sa pagpapaiyak sa akin. Yung grabe kayo. Okay guys, yun lang po. Thank you so much. Pasensya na kayo sa itsura ko. Kakahiya. Sige na. Bye guys. Bye. Thanks for watching.